buhay at welcome sa kusina ni Dan Levy. Sa episode na to, magpiprito tayo ng buong manok at tatawagin natin itong spring chicken. Kailangan natin ng isang pirasong buong manok, garlic 15 grams, ginger 30 grams, black pepper whole 2 grams, bay leaves 3 piraso, star anise 3 pieces, cinnamon stick 5 grams, salt 25 grams, water 3 litro at gagamit tayo ng mantika para sa pagpiprituan natin. At gagamit din tayo ng black pepper powder. Maglagay lang ng 3 litrong tubig dito sa ating kaldero o sa ating pagkukuluan ng ating manok. Ilagay lang yung luya. Ilagay lang natin yung luya at saka yung bawang. Yung ating pamintang buo. Yung ating cinnamon stick. Saka yung ating star anise. Tapos maglalagay tayo rito ng panimpla natin yung ating asin. Tapos maglalagay din tayo ng dahon ng laurel. Pakukuluin lang muna natin itong ating tubig para malusaw yung ating asin. Pag kumulo na, lalagay na natin yung ating buong manok. Make sure na moderate lang yung apoy natin or moderate lang yung kulo ng ating tubig. Takpan lang natin to, tapos pakukula natin ng napakahinang apoy. Pakukula natin ng about 20 minutes. Make sure na mahinang-mahina lang yung apoy para hindi masira yung balat ng ating chicken. Hindi siya malustay. Ayan. So after 20 minutes, hanguin lang natin to, tapos i-drain natin. Yung proseso na to ay parang yung magluluto ka ng lechon kawali or naggagawa ka ng crispy pata. Ganito rin yung proseso. Ganyan-ganyan din yung ingredients. So, drain lang natin for about 15 minutes or hanggang sa lumamig ng konti. Tapos pwede na natin iprito. And after 15 minutes at medyo malamig na at dry na yung balat niya, magdadust lang tayo or magbubudbud tayo ng black pepper powder. Yan, para pag kinain mo maya yung balat ng manok natin ay napakasarap. So baliktarin natin, tapos sa kabila naman lagyan natin ng black pepper powder. Napakadali lang ng recipe na to, napakasimple, hindi masyadong komplikado yung proseso. So napakadali lang. At yung pinagkuluan nyo, pwede nyong gamitin yun as a broth. Pwede nyong gawing pang sabaw yun kung may lulutuin pa kayo. Ngayon, nagluto lang tayo ng patatas dito. Hiniwa natin sa wedges. Tawag dyan wedges cut. Yan ipapartner natin sa ating spring chicken. Ngayon, kung gusto nyo naman, ma-available yung kamote dyan. Mas masarap yun kasi may tamis yun eh. Pero yung pinaka-perfect partner ng ating spring chicken ay syempre yung unlimited rice. So lulutuin lang natin yung patatas natin for about 6 to 7 minutes. Yan, pag hanggang sa maging golden brown siya, okay na yan. Kung may ready-made naman na ready to cook na french fries, pwede rin yon. Ngayon piprito na natin yung ating spring chicken. Ayan. So it takes 12 to 15 minutes para makuha natin yung desired appearance or desired kulay, color ng ating spring chicken. Ito pa yung golden brown. At saka talagang crispy na yung balat mo. So make sure na yung mantika nyo, kung may thermometer kayo dyan, nasa 170 to 180 degrees Celsius. Yan yung recommendation ko sa inyo. So ayan, napakadali lang to. Yung parang kung ayaw mo ng talsik ng crispy pata at saka ayaw mo yung talsik ng lechon kawali, mag spring chicken ka na lang. Kasi medyo hindi gaano yung talsik nito. Halos hindi siya tumatalsik. Lalo na pag napatuyo mo na maigi yung balat niya.
So napakadaling lutuin lang, napakadaling iprito lang. Ayan, simpleng-simple lang yung ating proseso. And make sure na huwag masyadong malakas din yung apoy nyo. Pag sa tingin nyo na tama na yung init ng mantika mo, i-adjust mo na yung apoy mo. So binaliktad lang natin yung ating chicken para maluto naman sa kabila. Yung bakit pinirito natin ay para lang maging crispy yung balat nito. Pero luto na yan sa loob. So yung recommendation ko naman dito para sa sausawan, pwede lang yung toyo, lagyan ng kalamansi or lemon extract, tapos pisaan nyo ng sili, pwede na yon. Pero kung may mga batang kakain or pang-ulam to ng pamilya, so kung may lechon sauce or sarsa, mas prepared din ako doon. Ngayon kung wala naman, madali lang bilhin yung banana ketchup. So available yan kahit saang tindahan. At syempre yung unlimited rice natin, dapat medyo pag ganito yung ulam mo, medyo magdagdag ka na ng mag extra ka na dun sa sinaing mo, medyo damihan mo na. Okay na yung ating spring chicken. Isaserve na natin to. Tsaka tingnan nyo naman yung itsura, golden brown, crisping crispy yung ating manok. Ayan, masarap to kainin pag bagong prito. Okay, para mainit at saka hindi siya magiging dry. At ito na po yung ating fried whole spring chicken. Sa lahat po nagkagusto ng ating recipe sa araw na to, please like and share the video. Tapos sa mga bago nating bisita, don't forget to subscribe, tapos pindutin yung notification bell. Salamat sa panonood. Ito po ang kusina ni Dan Levy. Salamat!